si presidential candidate Leody de Guzman sa unang araw ng kampanya para sa 2022 elections kahapon. Yun nga lang, walang permit mula sa COMELEC ang kanyang kampo. At live mula sa Quezon City, nasa frontline ng baligtang yan si JC Cosico. JC, may nilabag nga bang patakaran si de Guzman? Yes, siyang daraw humarap ang kampo ni Kayo di sa anumang election defense. Ituloy kasi ng kanilang kampo ang kanilang proclamation rally kahit walang campaign permit mula sa COMELEC. Tumagal na higit 2 oras ang event sa matay ng mga bayani sa QC kagabi. Present sa event na kanyang running mate na si Professor Walden Bellio at ang kanilang senatorial bets na sina Attorney Luke Espiritu, Roy Cabonegro at David DeAngelo. May mga nagtanghal pero walang inimbitang artista. Nais na raw kasi nilang sumentro ang programa sa kanilang mga plataforma. Pero sabi ng COMELEC, wala silang campaign permit. Under ng election rules, kailangan mag-submit ng application sa COMELEC 72 oras, 3 o 3 araw bago ang event. Nagain naman daw ng application ang kampo ni de Guzman on Feb 6, pero hindi nila nakompleto ang requirements. Sa isang forum ngayong umaga, sabi ni Caliodi, ay nagka-problema sa LGU permit na kailangan i-attach doon sa application. Bagay na inaayos na raw ng kanilang mga abogado. Sa kabila niya, sinabi ni Caliodi, natagumpay naman daw ang kanilang program kagabi at umaasang maayos na nga ang isyong ito. Gretch, sabi naman ni COMELEC spokesperson James Jimenez, ang tanging makapag-decide kung meron nga ba siyang nalabag dito ay yung kanilang COMELEC Law Department. At ang point daw dito ay hindi para makapagparusa, kundi para ma-ensure nga ang safety ng publiko. Gretch. Mula sa kampo ni Leody de Guzman, maraming salamat, JC Cosico.